So hi guys, hello. Ayun. Good morning. So for this session, we will discuss properties, mga basic algebra properties when it comes para maging maganda yung foundation niya when it comes to calculus. Kasi once na nag-proceed na nga tayo sa calculus, mangyayari is ayun, dapat ano pa din, may idea pa rin tayo sa mga foundations para once na mag-solve tayo, hindi mali-mali yung ma-solve natin. Okay? So, properties of exponents. So, mostly, we have, technically, we have 9, 8 properties. Pero, ayun, madadali na lang naman itong mga ito. And, meron dito tayong properties of radicals. Tsaka, mga, ano, tawag doon. Special, ano, special formulas, special properties. When it comes to, ano, to 2 variables. Okay? So, proceed tayo dito. Properties of exponent. First, we have, if we have same base, so same. So, ayan. Wait lang. Bago tayo mag-proceed dyan. So, ngayon, discuss mo natin kung ano yung mga, ano ng when it comes to exponent or so on. So, we have here, A, kware yan, A raised to M. Itong A, sinatawag natin siyang base. Okay? Yung A, sinatawag natin siyang base. While M, sinatawag natin siyang, ayan, exponent. Okay? Yun na yun. So, if we have same base, guys, katulad nitong sa properties ano natin, if we have the same base, technically, we just add the exponent. Okay? Example, we have x squared multiplied by x cubed. So, dahil same base siya na x, add lang natin yung ano natin. Okay? So, magiging x raised to 2 plus 3, 5. Okay? So, ayan. Ayan lang naman yung unang properties natin, guys. Okay? So, next tayo. Number 2. What if naman? So, ito, technically, nag-multiply tayo ng same base. What if naman, pinag-divide natin yung same base naman? Okay, so A raised to M all over A raised to N. Pare, ganyan naman yung situation. So technically, if ganting situation natin, what we're going to do is just subtract it. Subtract natin yung exponent ng numerator sa exponent sa denominator. Okay, so A minus N. Okay? Regardless yan, siguro, I know, marunong naman siguro kayo mag, ano, no, mag-subtract. What if mas malaki yung isang value? Of course, negative yun. Basta, magigets, along the way, magigets nga yan. So, example, ulit. X, kare, x raised to 4 all over x raised to 2. So, to solve this one, what we're going to do is just subtract it. Subtract 2 from 4. Okay, so magiging final answer natin is x squared. Okay? Next tayo. So, medyo clear naman na yung mga ganyan, di ba? Medyo madali pa naman siya. I hope di pa nalilito or something. So, next. Proceed tayo sa number 3. Next properties. Ito naman, property to, property of, ano, multiplying exponent. So, ito, adding, ito, subtracting, next is, ano naman, okay? Tawag doon, multiplying. So, example, we have a raised to m, and yung a raised to m natin, guys, yung a raised to m is ni-raise mo pa siya ito as certain exponent, kware n. Ayan, so pag ganyan siya, i-multiply lang natin yung dalawang exponent. So magiging a raised to m n, or pakita natin, kunwari we have x squared raised to 4, kware ganyan. So magiging final answer natin is x raised to 8. Okay? So, ganun lang kadali. Ganun lang. Walang kahirap-hirap. Okay? So, next tayo. Number 4. So, ito, distribution of exponent naman to. So, what if we have two different variables or two different base? Kware ganyan. So, pag ganyan, distribute nilang yung exponent. So, magiging a raised to m, d raised to m.
Or, pakita natin, core xy cube. So, magiging x cube, y cube. Okay? Malino pa naman, di ba? So, di pa naman siya ganun kahirap. Pero mamaya, kung gibigay naman ang mga ibang examples para mas magets natin to. Okay, so number 5. So, ito, kung same idea lang din. What if naman yung two different base natin is naka-division or naka-fraction? Para ganyan, a over b. So, technically, ganun din. Distribute lang din natin yung exponent. So, magiging a raised to m over b raised to m. Or x over y raised to 5. Diba? Para ganyan. So, magiging x raised to 5 over y raised to 5. Okay? So, 6. Technically, itong 6, under siya ng radical properties. Pero, ayun, ito yung conversion or converting exponents into radical form. Okay? So, example, we have a raised to m over n. Kware yan. So, ito, kung gusto natin siyang gawing radical or other way around, radical to exponent, ganito yung mangyayari saan niya. So, magiging a raised to m rad n. Ganyan. Nth root, square root, ganun. Nth root of a raised to m. So, yung denominator mo, guys, yung magiging radical exponent. Okay, yung denominator. So, example, makita natin, x raised to 2/3. Kuwari ganyan, x raised to 2/3. And gusto, kuwari gusto ko gawing radical siya. So, syempre, gagawin lang natin, magiging x squared, ganyan, cube root of x squared. Ganun lang, cube root of x squared. So, ito, next, guys, what if we have negative exponent? What if we have negative exponent naman? So, a raised to negative m. Technically, ang idea when it comes to negative exponent, what we're going to do is just reciprocal natin siya. What do I mean by reciprocating? Limove mo yung pwesto niya from numerator to denominator or vice versa. So, kunwari, ayan yung idea, a raised to negative m. So, technically, nasa numerator siya, di ba? So, imove mo lang siya into denominator. So, pag imove na siya into denominator, magiging 1 over a raised to m. So, ang purpose kasi ng... So, the purpose of reciprocating this one so that we don't have negative exponent. Okay? So, example, kunwari, we have 1 over a raised to negative m. Para maging positive exponent yan, gawin mo lang siyang a raised to m. Okay? So, ayun. Okay, gets? So, I hope medyo malinaw ito ha. Para, once na kasi madalas last year, yan yung problema nila. So, na-discuss ko naman siya properly. Pero, ewan, hindi pa rin nagigets. Okay? Example, x raised to negative 2. So, para maging positive yung 2 mo, lilipat mo lang siya ng denominator. Or, ibababa mo lang siya or itataas. Okay? So, another example, 1 over x raised to 2. X squared lang siya. Okay? So, yun yung idea ng number 7 natin. So, ang purpose lang naman nun is to have positive exponent. Okay? So, next tayo. So, next tayo, guys. Ito naman, what if any variable or any real numbers na raised to 0? So, okay. So, any numbers or any variable that raised to 0 is always equal to 1. As long as a or the variable or the real number is not equal to 0. Kasi once na 0 raised to 0, ang tawag doon is undetermined or undefined. Indeterminate pala. Indeterminate or undefined. Okay? So, ayan lang undefined. Ayan. So, ayan muna yung sa mga properties of exponent natin. Maya ako magbibigay ng mga examples. Okay? Mamaya siguro or mayang next session. Pero ayan. Proceed na tayo sa sunod. So, proceed tayo for radical properties. Properties of radicals. Okay? Okay, so we have here properties of radicals.
Sir, pwede pa balik? Sagit lang. So, proceed tayo ngayon sa properties of radicals. Okay? So, ito, mga iba't ibang properties na doable naman or madaling gawin. So, katulad ng kanina, nasabi ko, ito, at hindi ko na siya isulat dito, ha? No need na siguro naman isulat. Okay? So, ayan. So, first, bago natin mag-proceed sa properties of radicals, ano natin yung mga parts niya. So, pare, ayan. Nth root of A. So, N, tawag natin dyan, is rad, N, yung N dyan, tawag na dyan, index. Okay? A is radical. Radicand pala. Tapos, yung ito, of course, symbol. Radical symbol. Okay? So, ayan. Properties of radicals. So, first, we have here, what we have here is that nth root of a raised to m, ayan, can be writable or rewritten, can be rewritten into nth root a parenthesis m. Okay? So, example, kunwari, we have square root. So, mostly, pag square root, guys, kunwari, walang naalagay na index dito, matik square root na yon. Pero once na naglagay, iba na yon. Okay? Example, square root of x raised to, raised to 4. Kunwari, ganyan. Diba? So, it can be rewritten as square root of x parenthesis 4. Okay? Raised to 4 pala, parenthesis raised to 4. Okay? Sunod tayo. Number 2. Aha. We have, ito naman, same idea nung sa exponent. Imbis na same base, technically, same base. Ito naman, same index. What if we have same index? Nth root of A, tas different radicand. N, B. Okay? So, ayan. So, magiging nth root A, B. Okay? So, ayan. So, example natin. Square root of x multiplied by square root of y can be rewritten as square root of x, y. Okay? So, next tayo. Number 3. Ito naman. Ganun din. Same idea nito. So, same index. Square root of a over nth root of b is equals to nth root a over b. Or, ayan, pwede nating sulat. Pare, ayun din. Square root of x over square root of y can be rewritten as square root of x over y. Okay? So, number 4. Number 4, square root of n. So, ito, technically, madami na siyang radical symbol. Okay, so, ang gagawin lang naman dyan is, i-multiply mo lang yung index. So, kasi, m root of the nth root of a can be written as, multiply natin yung index, a. Okay? So, kunwari, we have cube root of, again, cube root of square root of cube root of x. So, kung ganyan yung mangyari, i-multiply mo lang yung 3 to 3. So, 3 square root of 2, 3 times 2 times 3. So, 6, 9 times 2. So, 18. 18th root of x. Okay? So, ganyan yung idea nung number 4 natin. Number 5. So, itong number 5, parehas lang siya ng number 1. Pero, same value yung exponent. Technically, same value yung exponent nung nasa loob, nung radicand, tsaka yung index. N, a raised to n. Okay? So, magiging a na lang siya. So, ayan. So, square root of x squared. Siyempre, magiging, na siya, x. Ang idea nito, guys, balik tayo ngayon dun sa conversion of, exponent to radical. Ito. Diba? Kunwari, ayan yung natin. Ganyan siya, a raised to n, nth root of a raised to n. Diba? Kunwari, kung solve natin siya, guys, magiging a raised to n over n siya. Or, a raised to 1. So, kaya siya naging a. Okay?
Yun yung idea nun. Okay, kaya siya naging ganyan. Technically, lahat pare-parehas yun yung idea. Okay? So, proceed tayo sa number ito. Number 6, hindi mo needed to. Okay, yun lang. Ito lang lahat for radical properties. Okay? Wait lang. So, next tayo. Ito yung mga ano naman, special products. Tinatawag na special products. So, mga certain ano siya, circumstance na nagproproduce ng sagot. Okay? So, mostly, mga perfect binomial to. Ano ito yung perfect binomial, square of binomials, sum and difference of two squares, and so on. Okay, so first, we have here sum and difference of same terms or two squares. Mostly, two squares yung tawag dito. Okay? Number one, sum and difference. Ay, mali. Init ah. Sum and difference of two squares. So, dito guys, ibig sabihin, yung dalawang factor natin, so technically, yung dalawang factor natin is perfect square or tama, perfect square. Kuwari, 1 squared 1, 2 squared 2, ganun. So, on. So, example, we have x squared minus y squared. So, ito, pwede siyang rewritten. Pwede siyang, ayan. At technically, difference of 2 squares lang pala. Sorry. Difference of 2 squares lang. Ayan. Difference of 2 squares lang. So, ayan. Example, difference of 2 squares. So, ito, can be rewritten as x plus y x minus y. Okay? So, ayan yon. Example. Yan, pinamagandang example. For example, 81a squared minus 36b raised to 4. Okay? So, check natin kung perfect square ba sila lahat. So, kuwari, yung 81, pwede mo ba siyang i-square root? Kung pwede, check natin. So, technically, 81 is square root. Ang square root niya is 9. So, magiging 9 squared a squared minus 30, minus 6 squared b squared parenthesis squared. Okay? So, ganyan siya. So, yan yung ano yan. So, kung mapapansin nyo, lahat sila perfect square. So, we can say that 9 squared a squared, balik tayo dun sa properties nito. Ito. Saan na yan? Ito. Ito, technically ito. Diba? Kung same, ito, reverse, ano lang siya, reverse process lang siya nung nandun sa ano natin. If we have am, a raised to m, multiplied by b raised to m, can be rewritten as, so vice versa yan ha, hindi forget ab lang yung, ito yung sinulat ko. Yan na yung ano, pero yung ganyan. Okay? So, technically, di na ito tinuturo dapat, pero dagdag na lang din natin. So, pwede siyang i-rewritten as 9a minus 6b squared 9a plus 6b squared. So, kahit, so kung gusto nyo i-try, pwede nyo siyang i-solve din. Solve nyo, babalik at babalik lang siya dito. Okay? So, ayan yung difference of two squares natin. So, next naman tayo, square of binomial. Perfect binomial naman to. So, kung sabi ting perfect binomial, guys, ibig sabihin nun, ang highest power niya, o highest exponent niya is 2. Okay? Hindi pala, mali. Binomial pala, ibig sabihin 2 factors, sorry. Sorry. Perfect binomial, we have here, pare, x plus y squared. Okay? So, magkaiba tong x squared minus y squared sa, ano ha, x minus y squared ha. Magkaiba yan, okay? Kaya ko rin tinuro agad yung mga properties ng exponent para makita nyo yung difference. Kasi madaming nalilito dyan. Okay, so ito can be rewritten as x squared plus 2xy plus y squared. Ito naman can be written as 2xy plus y squared. Okay, perfect binomial. And we have also for the cube of binomial naman.
So xy cube x plus I x minus y cube. Okay? So ito constant na to. Once na nakita ka ng ganitong equation, matik ganyan na yung lalabas. Okay? So dito din. So x cube plus 3x squared y plus 3xy squared plus y cube. Okay? Ito na x cube minus 3xy plus 3xy squared minus y cube. Okay? So, ayan yung perfect binomial natin. So, last but not the least, difference, sum and difference of two cubes. Ito naman, sum and difference of two cubes. We have here x cubed minus y cubed tsaka x cubed plus y cubed. Okay? So, x cubed minus y cubed, ito na yung, once na nakakita tayo ng ganyan, magiging ganito siya. Okay? X minus y, x squared plus xy plus y squared. Ito naman, x plus y plus x squared minus xy plus y squared. Okay? So, yun lang. Yun lang naman yung kailangan nyo mga malaman. Or, maging kailangan nyo maintindihan para dito sa, para sa calculus. Okay? So, ito yung mga basic properties na needed nyo maintindihan, malaman, and so on. Okay?